ang itsura ng ating side guard. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. So habang pinupunasan ko si Rousey, pakita ko lang sa inyo itong bago nating protection na nilagay kay Rousey, ano, which is ito, itong GL Rock. Ayan. So ginawa talaga ito para sa mga NS-160, sa mga NS-200, NS-150, yun. So basta NS. So ayan, bago nating protection, ito ay isang, kung tawagin, ay side guard. So nakakabit siya dito. So dating parang hindi ko na ilagay ng ayos to. Ay, hindi pa pala ito nakalock, gawa ng basahan. So actually matagal ko nang nakikita yung side guard na yan kay Sir Louis Quino. Naging friend ko siya dahil siya ay isa ring nakarouser. Yung kanya nga lang ay NS200. So dati kasi active siyang nagtitinda niyan sa Facebook. Pinopost niya mga pang NS-160 na patay nga yung crash guard dito sa gilid. Yung dinesign niya na leg guard. Actually hindi lang siya nagawa ng mga pang rouser, ano, nagawa din siya ng mga pang NK, pang ninja, parang meron din. Ay hindi, yung mga Z400, ganon. Yung mga naked bike, mostly naked bike. Kasi syempre mahirap naman gawan yung mga may fairings na. Pero bagay din naman sa R15 yung ganitong side guard eh. Kasi ano lang, parang nakahulma lang siya dun sa katawan ng motor, no. So dagdag protection na rin. So sa mga gustong mag-order, i-message nyo lang ito si Sir. At i-follow nyo na rin siya or mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel. Ayan, GL Rock. At kung paano yan ikabit, mga tol, ito, may ginawa din akong video, panoorin nyo. So ito yung ano, GL Rock. Ayan. So shoutout kay GL Rock nga pala. So bali ang may-ari ng GL Rock ay si Boss Louis Quino. Hindi ako nagkakamali, Quino ba yun? Quino. So ito yung kanyang bakal. Actually mabigat. Parang hindi ako nagkakamali, itong dalawa na to ay almost 2 kilos. No? Kasi tinimbang to ng JNT ba yun? So, tingnan ko lang din dito sa ano natin, sa conversation namin. Kasi may sinend siya sa akin na picture eh. So, ikabit na natin to. At, ako nga pala. Bago nyo to ikabit, kailangan nyo ng size 14 na nut. Para dito, no, pakita ko na lang din sa inyo. May binili ako na size 14 na nut. At nandito yun. So kabit muna natin. Bali tanggalin ko muna itong mga nandito na mga parts na kailangan pagkabitan. Ang mangyayari kasi niya, nakaganto siya. Yan. So dito yung kabit ng isa. Yan. So yung sinasabi ko sa inyo kanina na nut na kailangan nating ilagay, dito natin yung nalagay. Yan. Yan. So apat na nut. Hindi ko nga alam kung tama ba itong nabili ko eh. Pero sabi kasi ni Boss Louie, 14 daw. So 14 naman yan. Meron pa akong binili. 14 din to. Yan. Mas malaki nga lang. Tingnan ko nga, baka ito dapat yung ilagay ko. So if ever, papalitan ko. O yan, hindi kasya. So tama, bumili lang ang dalawa na ito kasi
Ito talaga yung size 14, pero ito daw size 14 sa wrench ba? Hindi ko maintindihan sinasabi ng ano eh, babae. Hindi naman kasi akong masyadong knowledgeable pagdating sa mga ganyan, ano. So anyways, ayan, kaya natin kailangan yan para daw hindi tatama dito yung, so para hindi tatama daw tong side guard. Ayan, ito yung side guard natin. At ganito magiging itsura niyan. So doon, tapos dito. Ayan. So basta ganun na mangyayari dyan eh. Tingnan na lang natin para natin siya maikakabit mamaya. So ganyan ang itsura niya pag naikabit na, ayan. Alright mga tol, so ito na siya. Hindi ko pa lang nahihigpit yan, pero may nut na yan na nakapatong sa ganito. So ihigpitan na lang natin yung part na yan. At ito na yan, GL rack. Tapos dito naman siya nakadoksong sa may tapakan ng pasahero. So nakalusot yan dito para ang mag-iipit niyan. Itong bolt naman pasok na, sakto na yan, oh. So ayan siya kapag nakakabit na yan. So bali ang pinaka mapaproteksyon natin itong pairings natin dito. Ayan. So ito na yung sasalo. Kung sakali mang worst case scenario magtumba tayo or what. So ayan. Tsaka isa pa, dagdag forma kasi mawawala na yun nandito natin, which is ayan. Tanggal na yan. Although ma-forma rin naman yun, pero mas maganda to, diba? GL rack, sakto pa, katapat ng NS160, o, diba? Late na tumama yung bagyo dito sa amin eh. Pagkabi, biglang sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan. Parang may ipo-ipo na nabuo dun sa may isa lugar namin. So ang ending, after 1 minute lang ng pagbuhos ng ulan at lakas ng hangin, nawala ng kuryente. So anyways, yun nga. Sa mga gusto mong order, once again, kay Sir Louis, message lang kayo sa kanya sa Facebook. At yun, marami pa siyang ibang binibenta. Pwede kayo mag-inquire sa kanya kung ano yung motor nyo. Siguro naman nagagawa niya yun. Iba't ibang motor naman nagagawa niya. Nagkataon lang kasi na naka-rouser siya. So siguro gumawa siya ng design na para sa rouser din niya, na para ma-proteksyonan, ano. Tuwang-tuwa din naman ako dito sa side guard na to, kasi bagay na bagay siya kay Rousey. Kumbaga formado na, tapos may protection pa, di ba? So sa mga naka-rouser dyan, yan, ang cost niyan ay 1,500, kasama na ang shipping. At nga pala, ang malupit dito, kahapon, kumbaga, kahapon ko siya in order, kinabukasan, dating na kagad sa'yo. JNT. Babayaran niyo siya through GCash. Yan. Mabilis lang na transaction yan. From Pampanga to Calamba, one day lang. Nakarating agad. So yun lang mga tol, maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo itong bago nating nilagay kay Rousey, ano. Ayan, oh. Uy. So ang side guard.